Dugo na halang permis na pasalamat sa tanang mga Russia na nalawan. Upo isaw sa malang sa mga pala, nila ni Yosebia Santiago Junicia, Junicio Aurea Gerardo, Amancha Nelly, Felix Monica Lourdes Gregorio, Daniel Sofia Caminehildo Senior, Godofreda, ug sa tanang mga pala sa pagdugo. Maisul ka maglawa atong isaulog ng kapistahan sa Sagrada Pamilya. Ang ating tema, ang pamilya sa anak sa Diyos. Isip usa ka bata, si Jesus na pagkakul sa pagkamasinugtanan o pagkamahibumabot sa iyang mga kawahanang militana. Ang iyang kawahanang pamilya, hawang iyang unang magdududyo. Sa maunihamon ng papel at pagayon ng hagit, na makulitan sa matang pamilya ang iyang tahas. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the earth. Sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Sa ngalan sa mahal, sa atang sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maarang kay Dios. Manausab ka din mo. Mayong hapong hinindaran. Mayong hapong Padre. Merry Christmas to you. Merry Christmas. As we continue this Easter, this Christmas day, as we are in the octave of Christmas, we are now at the feast of the Holy Family, Sagrada Familia. And we pray in a special way for all the families here in Antiquera, that the Lord will bind them together with love, and that there will be families that will stay together, they will pray together, and that they will live according to God's plan. Mag-iksuon, mag-inuso kita sa aming mga sala, karunan ang ikaalang sa pagsawag sa Santos na Misa. Ikaw na hindi pala ang pag-ayo sa mga mag-inuso ang Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw na namunyan niya ang pagtawag sa mga makasasala. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw na nalingkod sa tuwo sa mahal ang pagpangamal at karamo. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Tuloy ang tikita sa Diyos ng ating pagkawang sa tanaw at pagsaylo at sa atong mga sala. Daan mo takita niya nato sa kinamuhin tayo. Amen. Imaya sa Diyos dito sa dahil. O kadai sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos lang itong hari, Diyos ang mahal, makagagaw sa tanda. Nagasimba kami kanimo, nagapasalaman kami kanimo.
sama sa mga tanong na umibo, libo sa inyong talag.
Bulangan sila nga madlukos sa Ginoo ug nagadalaw sa ilang kadalanan. Anya, ingon ini papanalangin ang tawo nga madlukos sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita o ta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong ginabuhi. Bulangan sila nga madlukos sa Ginoo. Huwag nagalakaw sa iyong kadalanan. Tinuklo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Kamu ang katawhan sa Diyos, gihigugma kamo niya o gipili ang mga iyo. Busa, kinahanglan na magmaluwi o kamo, magmahigugmaon, magmapaoksano, magmaagpo ug magmapailubo. Pag tinabangay o pag pinasayo ay kamo, kundo na kamo'y mulo o bato kang bisanin sa kaninyo. Pag pinasayo ay kamo, ingon na ipasayo kamo sa Ginoo. O ginugang imintanan ang paghugma nga mo'y magbukos sa tanan na to sa hipit na panaghiusan. Pamarian sa inyong ang kalinaw na gikan ni Kristo. Kay alam niin kalinawa, ditawa ka mo sa Diyos, aron mahiusa ka mo diha sa usa ka lawas, ug magmapasalamaton ka mo. Papuya sa inyong kasagasan ang mensahe ni Kristo, uban sa tanang kabaniha, kabahandian ni Kristo. Pagtinudluay o pagmahimangluay ka mo, uban sa tanang kaalam. Pag-away ka mo mga salmo, upala ang mga alaw ko. Awitin niyo ang Diyos, upan sa pasalamat diha sa inyong mga kasintasi. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himuha sa ngalan sa Ginoong Jesus, upan sa pagpasalamat sa Diyos na Amahan, pinaagi kanino. Mga asawa, sunda o kaymura ang ikmana, kay maupini ang angay kong buhatol inyong mga mga Kristohano. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa o ayaw sila daug-dauga. Mga anak, pag mas nilang pagpanunay sa inyong mga ginikanan, kay maupan ay makakamunuot sa Diyos. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyan mawatan sila kalasin. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Niabot ang Palabon at si Jose o si Maria magtulungan sa seremonyas sa paghundo sumala sa disubo sa Palabon ni Moises. Busa, nilala nila ang bata nato sa Jerusalem aron ihala nila sa Ginoo. Tapos magtulungan ni Jose o ni Maria ang tanang mga disubo sa Palabon sa Ginoo. Mipahuli sila sa Galilea ngako sa Nazareth. Ang ilang lungsod magpuyan o mitubo ang bata o nahimong husgan.
Apuno sila sa tinaakman o ang balangin sa Diyos di atin nila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. The family, from Camilla, it is the unit in which our Lord created us in. We were not made to be isolated, to be by ourselves. Instead, we were made by blood to connect with those that are in our unit, in our family, in our clan, if you will. And this is something that the Lord wanted, has desired, and that's why we must nourish it and nurture the gift of family. And I did say gift, ungasa sa familia. Well, there's no doubt there's no perfect family. There's no family that has no struggles or problems. There's no family that doesn't have sometimes hard words being said. Someone might be kahit sa ulo, maybe very typical. But yet the Lord wants everyone to be able to expel those negative things and add gugma. And that's what keeps a family together, is love. When we look at the Holy Family and the Sagrada Familia, that's what the family is all about. That's how we are to model our lives after, the life after Jesus, Mary, and Joseph. For they were a family unit that loved one another. Saint Joseph took care of Mama Mary and baby Jesus. He worked very hard as a panday. He took care of them in that sense. And of course, Mama Mary, she took care of the domestic things, the household. I'm sure maybe Mama Mary was a very good cook. I don't know. But because remember, Jesus, he was a regular baby like everyone that has become. We were the little babies. And so it was Mama Mary who obviously cooked the food. And it wasn't Jesus who just said, there we are, Mama, we have bread, or we have rice. He didn't do that. In fact, Mama Mary had to cook. But everything that the Holy Family did for one another is connected with love, gugma. And that is what we are to model ourselves after, as I mentioned. In the first reading, and even the second reading, we are encouraged to follow the ways of the Lord about family, about how a father is supposed to be to his son, the daughter, how a wife is to be with her husband, how a husband is to be with his wife, or with her wife. A husband would be with her wife, his wife. And if we look at the biblical principles, it's not a matter of one is more powerful than the other, but each one has equal dignity, but difference in responsibility. So that's the thing we must always keep in mind. It's not that a woman is less than a man, as much as they are to cooperate with each other, and that the man is to love his wife as Christ loves his church. And we know how much Christ loved his church, that he suffered, bled, and died at Calvary. He gave his own life for his church, his bride, the church. And so today, as we have this Mass, and we respect and honor the Holy Family of Nazareth, we pray for all of our families here in Antequera. We pray not only those who are gathered here, but those who are not, maybe who will not go to Mass, who will not go to church. We pray for those who are not Catholic as well. But we pray mostly that all family units will be strengthened, especially today. And that as we enter a new year, starting tomorrow,
our late tonight. We pray, God, that the families in our and together will grow stronger and stronger in love, so that their youth will be blessed by God, and that the showers of blessings will come upon all of us here. And so, again, Merry Christmas, Advance, Happy New Year to you, and may the Holy Family of Nazareth be your inspiration to live in a real wonderful way with your own family. Remember, a family that prays together stays together. I hope that you pray with your family. May God's blessing be upon you. In Jesus Christ be praised. May Our Lady pray for us. Amen. Amen. Nagatulog ang isaw sa kadyos ng mga pangamatay at tao sa tanan. Mabubuhay sa kanyo sa iyo ka. Kung sa tanan mga magkakalang ipagkita. Nagatulog ang isaw sa kanilo o si Jesus Cristo ng mga sa Diyos. Kaya niya sa mga sulakay katulitan ng Diyos, ikan sa Diyos, pahayag ang ikan sa pahayag. Matuod na Diyos, ikan sa Diyos na matuod. Ianak ay pinuhuan sa kusang Diyos. Pinaalitan niya niya ang mga magkakalang. Tumod ka na itong mga tao at wala sa ating kaluwasan. Pagkalaos siya nito sa langit. Sa lang sa Espiritu Santo, hindi siya may lawat ni ka ni Maria Marina na himong tao. Tumod ka na itong mga tao sa suko ni Poncio Pilato. Nagpunto siya na matay ng sa tatlong paadlaw na panang siya na namatungan at kasalanan. Isa sa kasalanan, galing po sa kusang ka. Pabalik siya mga mayawag na pag-upos sa mga buhit sa mga minatay. Iyan ng harihan walay katapusan. Nagatong kami sa Espiritu Santo, ang ito naghahatag sa pinabuhi. Nalignay ka sa mga anak sana, lungan sa mga anak sana, isimba siya ng himaya, inisusikinati sa mga propeta. Nagatong kami sa Susa, Santos, Katoliko, Apostos, Pumasipahan. Nag-ahila kami sa sakabunya at sa pasirapan sa mga sala. Nagkapaabot kami sa pagkapanaw sa mga bintang o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Magpasalamat kita ng ato sa Diyos, mga mahal tumod sa iyang patugyan na ato sa balaan na banay. Hangyoon taas niya, mga hinuon niyang balaan ang atong mga kabanat. Kapanayan diha sa atong kakampo ng natingon. Ginoo dunga ang among pagampo. Ginoo dunga ang among pagampo. Alam sa simbahan ni sa Kristo na mahimong kinitimahan na ito sa tibuyo kalibutan na ang Diyos buod magigsuol sa iyang mga katawan. Magampo kita. Ginoo dunga ang among pagampo. Alam sa kalibutan na nilahanglan papayo sa kalinaw na ang mga katawan magsilagdanay o maghigugmaay sa usag-usa kung namaluwas gikan sa mga guba o dagkong katalagman. Magampo kita. Ginuodunga ang among pagampo. Alam sa tuwang gawin sa pagtuo isip usag kasimbahan o bayan ni Padre Joseph. Masinating nato si Kristo pinahamig sa tuwang gagman sa pangano ng katilipan. Magampo kita. Ginuodunga ang among pagampo. Na mulay katapusan na nahayag sa kaluwasan, magdanag kanila na namatay na. Magampo kita. Ginuodunga ang among pagampo. Lagi nung namamahal si Maria o Jose, wala makipit sa imong anak. Alang sa ilang paulingon naman huli, ilang lihatag na ito sa kalibutan. Timoa ang among pagtuo o gugma ng aming lawo, ulatak aron nga kami, usap matapaambit ang Kristo nga ito sa tanan, mihiduol o mahitayo man. Kaya siya malong ang ginoo sa tanan, karangupan o sa karangulan. Amen. Ginoo, ani ako buot mo alam. Ginoo, buot akong magpasalamat.
sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahal kami ng imo Ginoo ning halas sa pagdayeg. Tungod sa panalang sa birhen nga ginahan sa Dios, o sa pagdayeg ng pamilya ni San Jose, di ko na sa talunay ng among mga ganay, di na sa grasya o kadali. Hindi ang di ko ngayon ng Kristo, ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanakin. Manausap ka ninyo. Ibarang kami yung mga kasingkas. Amo nang ibayang atos sa Ginoo. Makasalam kita sa Ginoo na ang Diyos. Angay o mataro. Ang mamahalang Diyos na tunay o magagagawang sa tanan. Pangayon mataro ngayon ng mga kasalanan ng inyong mataro ngayon sa tanan dati pinagin ni Jesus Kristo ang Ginoo. Kay siyang maulong na walay sinugdan o walay katabusan na sa katinggalaan, katalimong tao, ni hatag sa mga mata sa pagtuo o bagong hulagway sa imong himaya. Di nata nila niila na mo ang Diyos na nahimong makita o busa na nasi kami sa paglugma sa Diyos na hindi na mo makita. O busa o wag sa mga ahlo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya dulot sa ilang walang mo na pag-awi. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. O sana, o sana sa magayos sa diha sa Espiritu Santo.
kinulong Ginoo, ang imong sabahan sa tibuok kalibutan, limo mga hingpit-bilin sa luma. Kuban ni Francisco ang Papa, ni Alberto ang Obispo, kung sa tanang mga pari, ni Diyosa, ang among mga isuwi ng matay na loob ng panhaw sila, kung tanang matay din sa inyong halawar. Dahil sila tanang sa pagsulot sa kahayos ng Ginoo, kung yung tanang, himo ang aming angayan na makabit sa tinubuhin ko na upang minaliha ang inahangkawin sa Diyos. Sa nasegi ang bara upang sa mga apostoles tuwag sa tanan ng mga santo na katumat sa imo kapupunan at kapulitan. Upang kanina amo ikaw na rayon at amo ikaw na himayawan di na aming Yesu Cristo imo at di na hindi kanina upang kanina di na kanina di na sa kayo sa Espiritu Santo, ang parang buhi ay ang sa kamangguran. Thank you.
sa Ginoo. Ginoo, di ko angay mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Yeah.
Himo nga magsulod kami kanunay sa mga panitingnan sa santos nga panay. Human sa mga pagsulay ng kinabuhiya. Makahimo unta kami sa paguban kanila ang kusikahanduran. Pinihamot yung ngayon, pinakit Kristo ang Ginoo. Amen. Aniyang tawag sa mga pasulod. Ikatulong tawag, William Molestero, 34 anos, anak ni Sir Sirisio Francisca Corambis, na taga Manila Asan, Iarabuol, buot pangasawa ni Riza Galimba, 34 anos, anak ni Romeo Carmina Diaz, na taga Redland, Maribuhok-Buhol. Jade Ibaya, 29 anos, anak ni Chilomero Joseline Reyes, na taga Bumulsyon, at Iarabuol, buot pangasawa ni Christelle Besas, 29 anos, anak ni Terso o Calavera Hayuma na taga Katungawan Norte, Hindol na Buhol. Apilaw sa mga tawag sa kasunod sa umabot ng mas pwede. Sa February 13, 2024, na nanapatik sa Tulang Rosaya. Kung ano rin kabiligan sa mga pangalan na ikaw, paliwag lang sa pagpahibalo sa opisina sa ating parokya. Mga pasalamat, salamat sa kanang mga parokyano, na malasigong ibuling alam sa kalampusan sa atong pagsaulog sa Pasko 2023. Sa mga sakop sa Josephinian, sa pagpaniluna sa atong Advent wreath, Christmas tree, sa Belen, o sa pag-decorate sa atong altar. Sa mga kapilya, nangihatag o stars, o sa mga pamilya, o wala nangihatag o serious lights. Sa mga grupo sa atong mga choir, sa parokya o sa grupo sa mga sponsors, panahon sa misa. Sa atong mga altar servers o sa atong mga liturgical ministers, sa mga panayong paglalagad sa simbahan, ugusap sa atong antikera PNP, sa ilahang presensya sa mga adlaw, panahon sa Juan Mass. Ugusap at masalamat na ito ni Mrs. Belina, familiar sa pag-lead sa novena sa matag-adlawon, ugusang salamat sa mga pamilya na nilagkot sa Advent Candles. Salamat usap sa mga sakop sa mga pamilya na bisig pa o mihalan o sa mga pamilya o clusters na andam sa tanang panahon o paghatag o pag-usap o pagkaon. Panahon sa simbang gabi o sa misa ni Galio. Pasalamat sa Cluster 789 o 10 sa Bitaugan o sa Clusters 1, 2, and 3 sa Tandaa sa ilang Cluster Love Offering kaletong December 24 ang abot sa ilang Love Offering at gano'ng 5,845 pesos. Mga ipagkat ng Pahibalo, Pahitundo, ang regular na misa sa mga kapilya at ang ibalik sa buwan sa Enero. Niyan kita po ang mga chapel chairman sa pagpahibalo sa opisina. Kung ano na may ugaling kausapan sa mga schedule sa inyong misa sa mga panangit, kung hindi matuman sa regular na schedule, tunod kayo na yung magpista sa inyong kapilya o uban pang mga kasalulugan. Ano na yung meeting? PPC, PFC, karumabot na January 7 o ato sa kini sa inyong Christmas party kumat sa second bus at sa Antikara Garden. O ang mga parish formators, doon ako sa nalain na meeting o Christmas party sa January 14, kumat sa second bus at doon ako sa Antikara Garden. Sa tanang mga kasulon sa umabot na mass running from February 13, 2024, na nakatampong na sa ilahang Quicana Seminar o sa marriage validation paliwag sa pagkuha sa inyong certificate of attendance at po sa atong opisinahan. Adunay katapusang schedule sa pre-canon seminar para mamagod Enero 2024 alam sa mga kasunod na appeal sa mass wedding na wala pa mga seminar. Adunay pagpapapisal sa tanang mga kabataan sa elementary schools sa buwan sa Enero, ang schedule ni Father Joseph o ni Father Gordoy ang nanabati sa Buwang Rosario. Sa buwan sa Pebrero, okay ang pagpumumpisa sa tanang mga estudyante sa high school.
Aduna usay usab nga padayon nga pumirma sa mga kabataan sa buwan sa Pebrero. Ug aduna ni kay bayaran nga 100 pesos each. Ug sa katapusan sa mga bago nga pili nga altar servers, gidasig kamo sa pagpadayon sa pag-observar sa mga bunutong panahon sa Santos na Misa. Aduna ang installation sa dili pa magsugod ug serve sa altar. Ug ipon kini palibalua. Pag-usa, aduna kitay Misa, Santos na Misa karong gabi, 11 p.m. sa tuwa sa araw, sa pagsuga sa barangay. Daghang salamat. Merry Christmas po, advance. Happy New Year. This is just a reminder that tomorrow is a holy day of obligation. Fiesta Iglesia. So please be aware that we will have masses starting tonight at 11 p.m. for the midnight mass. And then we'll have 6 a.m. mass tomorrow morning and 8 a.m. and 4 in the afternoon. So we have enough masses for you to make sure that you attend the Holy Mass, okay? So again, we have mass tonight at 11 p.m. and then we have mass at 6 a.m. tomorrow, 8 a.m. tomorrow, and 4 in the afternoon. So hopefully you will make it to one of those masses. I don't know if there are any other announcements except, of course, we thank the choir of Kanumai. Am I saying it correct? Kanumai means, it sounds like Kalamai. But anyway, Kanumai. And salamat for the singing and all of you for coming out for the Holy Mass. Ang inoowa anak ni Dios. Manaw sa kanin. Manalangin ni Dios, makakagagawon sa tanan, amahan, o anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang isa, dahil na rin ni Cristo. Salamat. Sa kahimayan.